Isang magandang araw sa inyo mga Repa Peeps. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano pumili ng flannel shirt or kung tawagin ay long sleeve checkered shirt or polo checkered shirt. Ngayon nalalapit na summer. Yes po. Tama po yung narinig ninyo. Ngayong summer, mag long sleeve tayo. I'm Jerry, also known as Bike Bike Pinas. Welcome back to my channel. Sa mga newbie at hindi pa nakakalam, matagal na rin sinusuot ang mga flannel shirt or kung tawagin ay long sleeve checkered shirt ng mga enduro bikers, BMX bikers, bikepacking, bike touring. Yan. Dahil kumbaga ito yung mga bikers na hindi nagsusuot ng mga jersey fitted shirt. At dahil na rin sa klima sa kanilang bansa na malamig, kaya ito yung madalas nilang sinusuot ng mga nag-enduro or pre-rider na naka long sleeve checkered shirt. Hindi tulad dito sa Pilipinas, nasa tropical country tayo. Ayan. Kaya bibihira ako nakakita na nagsusuot ng ganitong mga long sleeve checkered shirt. Yan. Minsan nabibiro pa sila na kung saan ang binyag. Pero matagal na itong sinusuot. Sa mga hindi pa nakakalam, matagal na itong sinusuot. At pagdating naman sa mga pixie bikers, meron din silang tinatawag na sariling passion statement. Hindi rin ito nagsusuot ng mga bib set, jersey, shirt, usually mga loose shirt, tight jeans, pagdating naman sa mga babae, mini short, yan. At sa Amerika, kung tawagin ito yung mga tinatawag na New York bike messenger, na sarili silang mga kasuotan. At yung iba, hindi nagsusuot ng helmet, cycling cap lang. Lalo na nung naipalabas sa Pilipinas, yung premium rush, lalong pumutok yung pixie bikers dito sa Pilipinas. At napansin ko na rin na may kanya-kanya silang mga estilo ng kasuotan. Pagdating naman sa mga BMX bikers, ito yung makikita mo na minsan loose baggy shirt or kaya pitted stretchable jeans with loose shirt. Ayan. Dahil more on jumps sila pero komportable sila na naka jeans pants. At pagdating naman sa mga nag-i-enduro o pre-ride bikers, ito na nga yun yung may mga nagsusuot sila ng mga flannel shirt dahil nga malamig sa kanilang lugar. And then itong mga long sleeve checkered shirt na to, ito'y dinesign para sa mga nag-i-enduro and pre-rider na maging komportable sila. Yan. At hindi sila mainit sa katawan. Yan. At sasabihin ko na rin kung ano yung mga brand name checkered shirt, long sleeve checkered shirt na para sa mga nag-i-enduro, yan, free rider. Ito yung mga brand name, dinesign ito at ginawa ito para sa mga ganung enduro bikers and free rider bikers. Ito yung mga list na alam ko na yung mga long sleeve checkered shirt na ginawa para sa mga bikers, free riders and enduro riders, at pwede rin ito suotin ng mga bikepacking in bike touring. Unang-una sa listahan ko yung Alpine Star Undress tech shirt. Maganda rin ito yung pagkakagawa at comfortable sa katawan, hindi mainit. Pangalawa, Sombrio Silhouette men and women long sleeve checker din shirt din ito. Tapos Club Ride Shaka flannel. Yan. Ito ni ang alam ko, ito yung kauna-una na gumawa ng long sleeve checkered shirt para sa mga bikers. And then pang-apat, Kidsboro Back 40 long sleeve shirt. Yan. And pang-lima, Pearl Izumi Robe flannel shirt. Tapos pang-anim, Kevlar fiber flannel shirts. Pampito, Pax gamot straight flannel shirt. Ito naman yung long sleeve checkered shirt na medyo stretchable. Ayan. Tapos Pax trail dust
2.0 flannel shirt yan. Pang-enduro na to. Tapos ito pa isa na pang-enduro, Duck Kind Oak Ridge flannel shirts. Tapos number 10, Troy Lee design green flannel shirt. Troy Lee design green flannel shirts. Tapos number 12, yung Soik flannel shirt. Ito yung mga brand na sikat ngayon pagdating sa mga MTB enduro enthusiasts. Yan. Ito yung mga lista, ito yung mga brand name. At kung sakali mapadaan kayo sa mga ukay-ukay shop, yan, hanapin lang ninyo yung mga ganitong brand. Baka makachamba kayo at pwede ninyong masuot dito sa Pilipinas. At magbibigay din ako ng sample ng isang tinatawag na polo shirt or long sleeve shirt na pang outdoor na pwedeng-pwede ninyong magamit habang kayo nagbabike, lalong-lalo na kung member kayo ng isang bike packing community or bike touring community. At pwede rin masuot kung trip naman ninyo, kung nagsasawa na kayo ng mga jersey or loose shirt para mapaiba naman, ito yung mga long sleeve checkered shirt. Kung pupunta kayo sa mga ukay-ukay shop, ang pipiliin ninyo mga polo or long sleeve checkered shirt, yun yung may mga brand na pang outdoor o kaya outdoor travel design na tiketan. Usually may mga nakalagay yan dun sa may kwelyo nila na yung polo na yon at dinesign para sa mga outdoor sports activity. Magbibigay ako ng sample kung ano yung tinutukoy ko na pwedeng pang bike na komportable at hindi mainit suotin naman ng babay. Kahit na tropical country tayo, pwedeng-pwede itong magamit at masuot dahil itong mga polo na to may mga mesh air ventilation, kumbaga daanan ng hangin para hindi ka mapawisan ng gusto. Tulad dito, isa Columbia brand yan. Kung mapapansin mo, may mesh sa loob. Ayan. May purpose yan, mesh. Tapos, and then, ito yung back niya, kung mapapansin ninyo, ito, may butas dito, pwede mo ipasok kamay mo. Ayan, ilabas. Ayan. Ito yung tinatawag na parang air vent, kumbaga sa helmet, may air vent din na daanan ng hangin. Ayan. Same din ng katulad sa mga low speed na mga ganito na para hindi ka pagpagisan. At saka yung tela nito made of Taslan fabric yan. Manipis lang siya, manipis pero matibay yung mga ganitong klaseng tela yan. Kabibili ko lang ito nung nakaraan Sunday, hindi ko pa nagagamit. Pero ito, yung iba dito, nagamit ko na yan. Iisa-isayin natin ito yung mga nakuha ko. Tandaan ninyo, Columbia brand. Yan. Hindi kayo magsisisi pag makachamba kayong ganito sa mga ukay-ukay shop. And then, this is ito rin yung pinaka-paborito ko na long sleeve. American Eagle outfitters. Ayan. Maganda yung tela niya, manipis pero wala siyang mesh sa loob, and then wala siyang daanan ng hangin, pero pag sinuot mo siya hindi siya mainit sa katawan. Ayan. Tandaan ninyo, American Eagle outfitters yung brand niya. Ganyan. Tapos ito rin yung isa rin sa pang paborito ko. Another brand, Columbia brand. Wala din siyang air ventilated, kumbaga wala siyang butas na daanan ng hangin, pero ang tela nito hindi mainit suotin.
At tulad ng sinasabi ko, meron din siyang mesh. Yan, may mesh din siya. Malalaman mo sa isang long sleeve or polo, pag may mesh sa loob, ibig sabihin, dinesign siya, ginawa siya na pang-outdoor. Usually, ang Columbia and North Face, ang mga nagsusuot nito, yung mga mahihilig umakyatong bundok, nagtitrekking, yan. Ito pa yung isang brand na pang-outdoor na long sleeve, yan, na pwedeng-pwede din suotin ng mga bikers. And bikepacking, yan, bike touring. BR Travelers, designed for outdoor. And designed for outdoor. Tulad ng sinabi ko, may mesh din siya sa loob. And then, mayroon din siyang butas dito. And sa likod. Yan, malapit sa may kwelyo, may butas dyan, daanan din ng hangin. Tapos, dito naman sa may, yan, dito naman sa may bulsa, may zipper dito. Yan, may zipper dito. Pag binuksan mo itong zipper na to, yan, daanan ng hangin. May butas yan. Yan, butas. Yan. BR Traveler, designed for outdoor. Tandaan nyo yung brand, ha? Ito pa, isang polo na nabili ko rin sa Ukay-Ukay. Wala siyang brand, pero pang-outdoor din ito dahil may mesh din siya sa may likod, and then pagdating sa kilikili, ayan, kung mapansin ninyo, yung kilikili nito, mesh din. Kumbaga, yung butas-butas. Ayan. Daanan din ng hangin, kabilaan, both side. Ayan, both side, yan. Hindi halata na butas-butas siya dahil kulay blue yung tela. Same material din ang ginamit, tas lang. And then pagdating naman doon sa back niya, ito, ito yung butas, daanan din ng hangin. Ayan. Sarap suotin ito. Ito yung nakaraan lang ng linggo, ginamit ko na ito. Solid, hindi main sa katawan. Tapos ito din, another din na pinaka-paborito ko, ayan, another na long sleeve shirt, checkered shirt, ayan. Ang brand nito, American Outdoor Sports, ayan, American Outdoor Sports Planel, yun ang brand. Wala siyang mesh sa likod, tsaka wala siyang daanan din ng hangin, pero hindi siya mainit suotin, komportable. Kahit di ka naman magbike eh, papawisan ka rin eh, pero komportable ako dito. Tested ko na siya. Kumbaga okay na okay sa akin 'to. Tapos ito, another brand ng Columbia na inalter ko 'to. Columbia. Polo lang siya. May isang bulsa dito. Isang bulsa. Tapos inalter ko siya. Dinagyan ko siya ng parang reflector strip sa harapan para pag nailawan ng sasakyan, parang maliwanag. And then may maliit din na reflectorized plastic strip sa likod. Yan. Pag tinamaan lang siya ng ilaw, yan, maliwanag siya. Yan yung mga naipong kong mga long sleeve and polo sa isang tindahan lang na Ukay-Ukay shop. Santi Polo. Yan. Ito din, isang polo din ito. Pero wala siyang butas, wala siyang mesh fabric sa loob. Tapos ang nakalagay dito, wishful thinking man, outdoor sports design. Ayan. Madalas ko itong gamitin. Ayan. Hindi rin mainit sa katawan pag suotin.
Ito wala tong brand. Pero nagamit ko na rin sa mga videos ko na hindi mainit yung suotin. Checkered and a long sleeve. Tapos ito, meron pa ako ito yung dalawa na wala rin brand pero hindi ko pa nagagamit. At ito yung last but not the least, pinaka-paborito ko at maswerte ako na nakahanap ako ng ganitong brand na long sleeve shirt. Medyo makapal lang siya, wala siyang air ventilation na daanan ng hangin, tsaka wala din siyang mesh fabric sa loob, pero sa design pa lang maganda na. Ang tela na to, ang long sleeve nito ay club ride flannel shirt, nag-iisa na natsambahan ko sa isang ukay-ukay. Hindi ko pa nasusuot to dahil medyo makapal nga. Sa tingin ko baka ito yung unang-unang dinesign ng club ride para sa mga maghihilig mag-mountain bikers. Kasi yung mga nakikita ko ngayon na bagong model ng flannel shirt ng club ride, medyo may parang linagyan na nila ng bulsa sa likod, sa bandang baba, katulad ng mga jersey fit. Ayan, may seat na dito na madaling madukot kung ano pa yung pwede nyong ilagay. Ayan. Ganda ng kulay. Ayan. Baka sa mga susunod, ito na yung susuting ko naman para mapaiba naman. Ito yung 10 polo at long sleeve checkered shirt na nabili ko sa isang ukay-ukay store sa may Antipolo. Lahat ito puro pang outdoor na pwedeng gamitin na pang bike na hindi mainit suotin. Abangan na lang ninyo yung parton nito at ituturo ko sa inyo kung saan sa Antipolo nabili ko itong lahat ng mga checkered shirt. At sigurado yung mga mahihilig mag long sleeve at polo, matutuwa kayo at hindi ako mapapahiya sa inyo pag kung sakali makachamba kayo ng ganito mga klaseng polo and long sleeve shirt. Ayan, para magamit nyo sa mga bike touring and bike packing adventure. Ayan mga Repa Peeps, hanggang dito na lang muna tayo. Abangan ninyo yung part 2 kung ituturo ko naman kung saan ukay-ukay shop nabili ko lahat ito. And ride safely sa inyong lahat. Ingat.